My name is Wydeline Carla De Leon. Fourth year na po ako dito and currently taking BS Electronics Engineering. Una po, year sa 7th floor, yung tatlong student elevators, yung nasa dulo na nakikater ng 4, 7, 10, and 14. Usually kasi mga pag di ba, pag SL, gano'n, student leader, yung office namin is na dyan sa 713. And then, pag ginagabi ka, pag naiiwan ka until 9 onwards, kapag kailangan talaga may preparation, ganyan, yung floor ng 7th floor na lang yung naiiwan na bukas. And then, syempre, busy lahat, hindi ka pwedeng samahan dito sa mga floors na to. Every time na bababa ako, minsan kakain ng bandog or pupunta sa ganitong floor. Yung pag sumasakay ako sa floor na yun, sa 7th floor, either pababa or pataas, lagi siya tumitigil sa 4th floor. Siguro between 7 PM onwards. Kapag ako lang mag-isa, and then bubukas siya, yung elevator na yun. And then magsasara siya. Walang pumapasok. The weird thing is, syempre gabi na, yung 4th floor, wala na siyang ilaw. So, madilim talaga. So, hindi mo alam kung may pumapasok or talagang sira lang elevator. Pero usually kasi pag may kasama naman ako, hindi naman siya nangyayari. Nangyayari lang siya sa akin pag mag-isa ako. Usually kasi, ayun nga, dahil sabi ko kanina, lagi kami ginagabi as a student leader. Kapag kailangan kong mag-withdraw or mag-refill ng water, na ako lang mag-isa, pag madilim na yung 8th floor, kasi pag between 7 or 6 onwards, wala ng food, madilim na, every time na mag-refill ako or mag-withdraw ako, yung sa part ng kung saan po, parang kapag di ba pagkatapos ka na kumain, dun mo ilalagay yung tray. Sa part na yun, sa hugasan na area. Lagi siya may before, may kumakalansi na dun utensils. Dun mismo sa nilalagyan natin ng trees. Yes, dun sa part na yun, doon ko siya narinig. So, usually pag kumukuha ko ng tubig or mag-withdraw ko, lagi siyang may kumakalansi. Iniisip ko, nung una, siguro kami naglilinis. Pero yung realization ko days after nun, sabi ko parang, hindi na kami gumagamit ng utensils, ng plastic utensils na diretso, tapon na agad, ang sinasurrender na lang dun is yung trays. Parang, okay. So, parang nagkaroon ako ng, hala, parang bumigat bigla yung dibdib ko. Yung naririnig mong mga utensils, para bang may kumakain, naglilingpit, or? Para siyang, isipin niyo may isang buong lalagyanan ng utensils na hulog. Ganun lagi? Ganun lagi. Minsan iniisip ko na silipin, pero ayaw kasi mabigla, so hindi ko na siya sinisilip. Ganun siya lagi. I'm Joy Pihilia. 6 months na akong graphic artist dito sa FEU Tech. Nangyari siya around mga May. Tapos that time kasi, hanggang Saturday yung pasok ko. So, every Saturday ako lang pumapasok. Tapos isang beses, nung pa-uwi ako, dito na ako dumaan sa may service elevator, sa may fire exit. Mga 5 PM yan. Tapos, sumakay na ako. Pag pindot ko ng ground floor, sumara na yung pintuan ng elevator. Tapos biglang, nag-on din yung ibang ilaw sa floor. 9th floor yun, tapos 12, tsaka 17. Tapos sabi ko, ba't umiilaw sa loob? Kala ko, naisip ko nung time na yun, sira lang yung elevator. Kung sira naman yung elevator, sana hindi na nila pinasakyan yun, di ba? So naisip ko, baka may bumindot sa labas. Pero sa loob yung ilaw. Tapos, tinuloy ko pa din, pumunta pa din siya 9th floor. Tapos sinilip ko pa. Pagsilip ko, wala naman nag-aabang. Pero bukas yung ilaw sa 9th floor na. Sabi ko, baka umalis na yung pumindot. Tapos, pumunta na siya ng 12th floor. Pagdating na ng 12th floor, doon ako natakot. Kasi pagdating ng 12th floor, sarado yung mga ilaw. So, walang tao doon. Tapos,
tinuloy ko na din kasi pag lumaba ako doon sa nakatakot. Naisip ko noon sana bumaba na lang pala ako ng ninth floor. Tapos, tinuloy ko na hanggang 17. So, pagdating ng 17, ganun din, ang dilim din kasi wala rin katao-tao noong time na yun. Yun yung nakapagtakad kasi ang bilis ng ilaw, sabay-sabay siyang umilaw yung tatlong floor. Parang ginanon talaga, parang pinaglaruan. Na-feel ko lang yung natakot talaga ako nung nakwento ko na sa mga office mates ko. Ano sabi ng mga office mates mo? Sabi nila kasi, nung kinento ko nga yung experience, sabi niya, nung napagsabihan ko, sabi niya, baka ano, yung bata yun na sinasabi daw nila na namamalagi daw sa 16th floor or 17. Tapos yung una, parang hindi ko pa siya masyadong niisip. Tapos one time, nangyari ulit yun. Kasabay ko naman yung isa nating maintenance si Sir Tier. So, dalawa lang kami sa elevator ng time na yun. Tapos nung pagpindot niya ulit ng ground floor, may umilaw ulit na isa pang floor na hindi namin pinindot. Tapos yun, sabi niya lang sa akin, ano, sabi niya, ako naglalaro na naman siya. Then parang dun ko na na-confirm yung kwento na may bata nga naglalaro dun sa elevator. Ako po si Jimmy Cabe, security guard dito sa dating Asia pa lang po noon. Ngayon, FEU Tech na. Nag-start po ako sa pag-guardia sa Asia 2010 hanggang ngayon po. Ang pinakaunang experience ko po, ma'am, yung dun sa 15 floor, last 2 years, 3 years na po ngayon, ma'am. Kasi alas 3 po na nga po. Kasi nag-ikot po ako sa taas. O nga, nakita ko dun sa fire exit, may babaeng umakyat papuntang 16. Kaya ang ginawa ko po, ma'am, hinabol ko po yung babae. Tapos, tumawag po ako sa security office namin para i-monitor dun sa CCTV sa 17th floor. Pagdating ko po ng 17th floor, ma'am, lahat po ng kwarto dun, binuksan ko. Pero the rest, wala din po ako nakita. Hanggang sa nakarating din po ako ng roof deck, wala din po ang babaeng nakita. Tamang-tama kasi nun, ma'am, pag tapat ko dun, may lumingon na babae. Sinilip ko dun sa spyglass ng pintuan ng fire exit van. Nakita ko babae, umakyat sa hagdan. Ang pagkakaalam ko po kasi nun, mga estudyante na may kasamang estudyante din na akyat sila dun sa taas sa roof deck. Kasi dun din po kasi yung way, ma'am, papuntang roof deck. Pero nung kwan, ma'am, talaga hindi kumahabol yung babae. Hanggang bayuwang yung buhok. Parang ang bilis niya, pero sa akin, ma'am, palagay ko, kung normal lang siguro yun, maabutan ko. Pero hindi ko talaga mahabol, ma'am. Sa bilis po niya. So, nung tumawag ako sa security office, tinignan lahat nila dun sa 17, kung saan tatagos yung mga, yung nakita ko. Pero wala din po silang nakita kahit nanino nung babae hanggang dun sa 17, wala din po silang nakita. Dun ko lang po na-realize nung pagdating ko ng 17, yung mga balahibo ko, nagtayuan na lahat. Parang yung ulo ko, ma'am, alam mo yung parang yung bilao na. Ganun lang yung pakiramdam ko, kaya bumaba na agad ako. Tuwing linggo kasi, ma'am, umaga pa lang, mga 6 a.m. Pag nag-duty ako, inuumpisa ko na agad dun sa taas lang, sa gym, pababa. Basta nakarating ako dun sa may iyala. May anino kong nakikita dun, may tao. Hindi ko naman po kasi expected na yung mga multo yun. Kaya ginawa, binubuksan ko, wala naman, ma'am. Anino lang po, ma'am, tsaka yung konpo doon mahitim. Tao talaga yun. Nakatayo siya, ma'am. Doon sa may table, malapit doon sa office ni Ma'am Carmi. Doon po lagi ko nakikita yun. Ngayon, pagdating ko naman doon sa may 15, doon sa may registrar naman yun.
Doon sa may 15, meron naman nakaupo doon sa loob. Doon sa may stock room nila, sa may pintuan doon. Doon ko lagi yun, ma'am, nakikita ko. Basta nag-duty ako ng linggo. Nakuha ko doon. Andito na naman to. Dahil doon ko na-realize, ma'am, na pag lagi-lagi na, parang yung tinatangay na sila ng hangin. Yung itsura nila, parang usok na lang. Bali sa uri ng trabaho kasi namin, ma'am, masasanay ka, masasanay din kami dahil nga kailangan namin magpanggabi. Kailangan namin gampanan yung trabaho. Kahit na natatakot na kami, ganun pa rin, diretso pa rin yung trabaho. Yan, ang ginagawa na lang namin, nagdadasal. Nagdadasal kami lagi, pag, lalo na pag may naramdaman na kaming hindi maganda sa dito sa loob, nagdadasal.